ngayon sa pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Sa Puso Ko'y Ikaw Lamang. Tanga ka ba o ano? Sige na, lumabas ka na. Gusto ko nang magpahinga. Lumabas ka na. Claire, bitiwan mo na ako. Hindi kita bibitawan. Ipinaramdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Lintek na pagmamahal yan! Arthur! Wala nang magandang maidudulot sa ating dalawa ang pagmamahal mong yan, Claire. Kaya ang mabuti pa, lumabas ka na lang ng silid na to. Dahil hindi na kita kailangan. Lumabas ka na, Claire! May humintong kotse sa labas. Sino? Teka, anong ginagawa niya rito? Bakit siya nagtungo dito? Andre, anong ginagawa mo dito? Hi, Claire. Hindi ka dapat na nagpunta dito. Nag-usap na tayo, di ba? Hindi ako magtatagal. May mahalaga lang akong sasabihin sa'yo. Halika, dun tayo sa may bench. At may gusto rin talaga akong sabihin sa'yo. Ha? Oh, bakit, Claire? Ano yun? Ano ba yung sabi mo kanina? Na mayroon ka rin sasabihin? Oo, pero ikaw na lang muna. May sasabihin ka rin, di ba? Ikaw na muna, Claire. Mukhang interesting yung sasabihin mo. Hindi. Kaya sige na, ikaw na muna. Okay. Nagpunta ako rito para magpaalam. Oh, ha? Magpaalam? Bakit? Anong ibig mong sabihin? Aalis na ako, Claire. Teka lang. Andre, tungkol ba ito sa sinabi ko sa'yo noong nakaraang linggo? No. No, Claire. Hindi ito tungkol doon. Hindi ako aalis dahil lang sa sinabi mong dumistansya muna ako sa'yo. Actually, tungkol ito sa aming dalawa ni Abigail. Huh? Aalis ako. Sasama ako kay Abigail sa New Zealand. Huh? Sa New Zealand? Oo, Claire. Kailan ang flight niyo? Sa susunod na buwan pa naman. Baka hindi na tayo magkita niyan before ng flight namin. Ganun ba? Oo. Teka. Ikaw, ano nga yung sasabihin mo? Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila. Natatanaw ko sila mula rito sa sasakyan. Gusto kong lapitan sila pero huwag na lang siguro. Ayokong isipin ni Andre na wala akong tiwala sa kanya. Kahit ang totoo, nakakaramdam talaga ako ng selos kay Claire. Lalo na kapag magkasama sila. At lalo na kapag ganitong nakikita ko na seryoso ang pinag-uusapan nila. Nagsiselos ako sa iyo, Claire. Sasabihin ko pa ba kay Andre? Claire, hindi ka na sumagot.
Kako, ano yung sinasabi mo kanina na sasabihin mo? Kasi... Sige na. Sabihin mo na. Ang totoo niyan, Andre, hindi naman masyadong importante ang sasabihin ko. Alam mo, natutuwa akong marinig sa'yo na magkakaroon na kayo ng panahon ni Abigail para sa isa't isa. Masaya ako para sa inyo. Masaya na nalulungkot dahil malayo ang New Zealand. Tatawag ako ng madalas. Pero, yung hindi alam ni Aljor para wala siyang isipin na kung ano paman. Pero sigurado ka ba talagang wala kang sasabihin? Wala. Wala, Andre. Wala. Nahihirapan ako kay Aljor. Kailangan kita sa tabi ko. Kailangan ko ang matali kong kaibigan. Kailangan kita, Andre. Aalis na ako, Claire. Sige. Mag-iingat ka, Andre. Mag-iingat kayo ni Abigail. Salamat. Ikaw din. Nag-alis na siya. Hindi ko na kailangan sabihin pa ang mga sasabihin ko. Hindi ko na kailangan sabihin pa ang mga sasabihin ko sana sa iyo, Andre. Dahil ayoko magdalawang isip ka na naman na sumama kay Abigail. Gusto ko maging masaya ka kayo ni Abigail. Hindi mangyayari yon kung naririto ka. At sa tuwing nahihirapan ako, at ikaw itong tatakbuhan ko, at ikaw naman, ako ang laging pinipili kaysa sa kasintahan mo. Alam ko, kahit hindi mo sabihin, alam kong maraming beses mong hindi sinipot sa tagpuan niyo si Abigail para sa akin. So, what happened? Sinabi mo na ba sa kanya na sasama ka sa akin sa New Zealand? Yes. Yes, babe. Anong sabi niya? Masaya raw siya para sa atin. Really? She's so sweet. Yes, babe. Pero, bakit parang seryosong-seryoso ang pag-uusap niyo kanina? Natatanong ko kayo ni Claire habang nag-uusap. Parang may problema siya? Yun nga din ang pakiramdam ko eh. Pero sabi niya, wala naman raw. Baka wala naman talaga. Huwag na lang natin sa pag-usapan, babe. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol sa ating dalawa. I like that. Good idea. So, Anong sabi ni Tito Herbert? Ayun, tuwang-tuwa siya nang sabihin ko sa kanyang plano natin na pagpunta sa New Zealand. Talaga? At alam mo ba, hindi na siya makapaghintay. Babe, sandali lang ha. May kukunin lang ako sa kondo ko. Dito mo na lang siguro ako hintayin sa kotse. Mabilis lang ako. Okay. Okay, babe. Thank you. Marami akong gustong sabihin kanina kay Claire. Pero ang lahat ng yun, ay hindi ko rin nagawa pang sabihin. Ayokong lalo siyang maguluhan. At ayoko rin maging unfair kay Abigail. Pero Claire, aaminin ko. Sino? Si Tito Herbert? Claire? Yes, ma. Bakit po? Sino yung dumating? Si Andre po. Si Andre? Bakit hindi mo pinatuloy sa bahay? Hindi na po. Hindi rin po siya nagtagal. Nagpunta lang siya rito para magpaalam. Magpaalam?
Saan siya pupunta? Sa New Zealand po, Mama Alvira. Magkasama po sila ni Abigail. Ha? Ganun ba? Ganun na nga po. Matatagalan daw sila doon. O baka doon na raw sila manirahan. Talaga? Mukhang nagpaplano na rin mag-settle down yung dalawa. Masaya ako pare sa kanila. Claire, okay ka lang ba? Ma, ang laki na nang ipinagbago ni Alior. Lalong-lalo na sa akin. Ha? Claire? Nahihirapan po ako, Mama Alvira. Hindi ako sanay na ganito kami ni Alior. Nakakapanibago. Labis na ako nasasaktan sa ginagawa at mga sinasabi niya. Claire? Pero wag ko kayong mag-alala. Hindi ko naman po sinasabi na sumusuko na ako. Gusto ko lang pong ilabas ang sama ng loob ko. Gusto ko lang hunang may mapagsasabihan ang nararamdaman ko. Nauunawaan kita. Claire, kung hindi mo na kaya... Kaya ko pa ho. Claire, nahihirapan ka na ng gusto. Aaminin ko po. Tama kayo. Pero... mahal ko po talaga ang anak niyo, Mama Alvira. At buo po ang desisyon ko na mananatili ako sa tabi niya kahit ayaw niya na sa akin. At kahit hindi niya na ako mahal. Claire, alam mong hindi yan totoo. Mahal ka ni Alger, Claire. Masyado lang mahirap para sa kanya natanggapin ang nangyari. Ayaw lang niyang maging pabigat sa'yo. Ayaw niyang kaawaan mo siya dahil sa kalagayan niya. Ma, alam ko po yun, Ma. Kaya nga po ginagawa kong lahat upang iparamdam sa kanya na kailanman ay hindi siya pabigat at hindi siya magiging pabigat sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung sakali mang dumating ang araw na ayaw mo na at sukuan mo na talaga ang anak ko, hindi kita pipigilang umalis. Lalo pat kapag nakikita ko nang hindi ka na maligaya sa piling ni Alger. Ma... gusto ko pa rin maging masaya ka, Claire. At sa nakikita ko ngayon, naglalaho na ang saya sa pagitan niyo ng anak ko. Ayoko maging unfair sa'yo. Ayoko maging unfair sa'yo ang lahat, Claire. Mama Alvira... Sino ho yung dumating kanina, Mama? Si Andre. Pero umalis lang siya kagad. Dapat kasi umalis na rito si Claire. Para hindi na rito ang punta ng Andre na yon. Kung gusto niya, umuwi na siya sa kanila. Para doon na rin siya magpunta kung nais niyang makita si Claire. Nagpaalam lang si Andre kay Claire. Ha? Flight na ni Andre sa susunod na buwan. Patungong New Zealand. Sasama na siya kay Abigail. Aalis na pala siya. Oo. Doon na rin nila planong manirahan. Ha? Iiwan niya rito si Claire? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ko pa alam, may gusto pa rin ang isang yun kay Claire. Aljor! Matagal ko nang alam at napapansin. Ayaw lang nilang aminin sa akin na merong namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang... Aljor! Ano bang sinasabi mo? Alam mong hindi yan totoo. Tapat sa'yo si Claire! Kalukohan! Aljor! Sige na ho, Ma. Iwanan niyo na ako. Ewan ko. Kung papano ka natatagalan ni Claire. Kung papano niya natatagalan yung ugali mong yan. Kayong ako na ina mo. Hirap na akong unawain ka. Pakiramdam ko. Biglang kumitid yung utak mo. Dahil lamang sa nangyari sa'yo. Napakakitid mo nang mag-isip.
Claire, kung plano mong kausapin si Alger, huwag ngayon. Baka pati ikaw, uminit din ang ulo dahil sa kanya. Bakit po? Ano po nangyari? Ewan ko ba? Tama ka nga sa sinabi mo. Ang laki na ng pinagbago ni Alger. Parang hindi na siyang dating Alger na anak namin ni Fred. Mama Alvira. Di ba sabi ko, pagod ako at gusto ko lang magpahinga? Ako ito, Alger. Ah. Claire. Pambira. Bakit naririto ka pa rin? Di ba pinaalis na kita? Maraming beses na. Bakit nandito ka pa rin? Maraming beses ko na rin sinabi sa'yo na hindi ako aalis dito. Hindi mo bahay ito. Hindi ka na welcome dito. Alger, bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Lumayas ka na rito, Claire! Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umuwi ka na sa inyo. Yun lang ang sasabihin ko. At paulit-ulit kong sasabihin sa'yo hanggang sa umalis ka rito sa bahay na to. Lumayas ka na rito, Claire! Lumayas ka na! Hoy! Belle, ano ba? Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mong yan? Ako nanghihilo na sa'yo, ha? Elmo! Ano? Bakit? Why? Ano nga? Bakit pang gulo mo? Kanina ka palakad ng lakad dyan? Hindi ka pa napapagod? Nanaginip ako kagabi. Oh? Tapos sa iyon, hindi ko na makalimutan yung panaginip ko. Ha? Ah, bakit? Ano na panaginipan mo? Hi. Oh. Hi. Sino? May lalaking naglalakad papalapit sa akin. Teka, hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Dahil nasisinaga ng sikat ng araw. Sino ka? Hi, Annabelle. Oh. Good morning. Ha? Alger? Anong ginagawa mo rito? Breakfast in bed. Pero bago yan, eto muna. Morning kiss to my princess. Hi, Alger. Teka, hindi. Nananaginip lang ako. Panaginip lang ito. Hindi ito panaginip, Belle. Totoo ito. Hawakan mo ko para maniwala kang totoo ko. What took you so long, Belle? Alam mo bang matagal na kitang hinihintay? Alger! Ano? Naghalikan kayo sa panaginip mo? At nakano kayo? Oo nga. Pero alam kong panaginip lang yun. Dahil imposible naman talaga magkatotoo. Hindi ako si Claire. At isa pa, hindi naman ako ang babaeng mahal niya. At hinihintay niya. Ay, hindi ko talaga makalimutan. Hindi mawaglit sa isipan ko ang nangyari sa panaginip ko. Hi, as in, may nangyari sa inyo sa panaginip mo? Oo. Ay, grabe ka. Siguro pinagpapantasyahan mo talaga si Alger, no? Kaya napapanaginipan mo siya. Ano ba? Hindi. Hindi raw, oh. Namumula ka, oh. Gagang to. Kunyari ka pa. Alam mo naman, eh. Ano bang gagawin ko? Saan? Sa puso ko. Para kasi nagsisikip talaga. Oh? Na para bang may kung anong gustong sumabog. Talaga? Parang, ewan ko, hindi ko ma-explain.
Parang bumibigit ang pakiramdam ko, Elmo. Belle, talagang tinamaan ka na kay Aljur. Tulungan mo ko. Kailangan kong pigilan ito, Elmo. Ako? Hindi pwedeng nararamdaman kong ito. Ay? Mali ito. Maling-mali ito, Elmo. Sandali lang! Naririyan na! Sino kaya ito? Wala akong inaasahang darating na bisita ngayon. Imposible namang ang anak kong si Mario. Kaalis lang niya kaninang umaga patungong probinsya. Ay nako, sino kaya ito? Sinong... Tita Helen! Claire! Claire! Ikaw nga! Ako nga po, tita. Abay, bakit ngayon ka lang nagpunta rito? Ngayon mo lang naalalang dalawin ako rito. Ano, kumusta ka na? Sinong kasama mo? Ako lang pong mag-isa. Wala po akong kasama. Ha? Ay, kumusta ka na? Akala ko ba, iimbitahan mo ako sa kasal ninyo ni Aljur? Bakit naman hindi mo ako inimbita? Hindi ho natuloy ang kasal namin, tita. At hindi ko ho alam kung matutuloy pang kasal namin dalawa ni Aljur. Ha? Teka, wag tayo rito sa labas. Halika! Pasok ka muna, Claire. Doon tayo magkwentuhan sa loob. Halika na. Sige po, Tita Helen. Sayang, kung napaaga ang dating mo, nagpang-abot sana kayo ng pinsan mong si Mario. Galing po dito si Kuya Mario? Oo, dinalaw ako. Hindi rin nagtagal dahil pauwi siya ng probinsya doon sa pamilya niya. Inabutan lang ako ng pera at tambak na groceries. Naku, hindi nakakalimot ang anak kong yun. Mabuti naman po kung gano'n. Pero teka, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ano, kumusta ka na ba? At ano yung sinasabi mo kanina na hindi natuloy ang kasal ninyo? Di ba ikakasal na kayo? Ang akala ko nga eh, na ikasal ka na eh. Pero bakit? Anong nangyari? Mahabang kwento po, Tita Helen. Ay, naku, umpisahan mo nang magkwento ngayon. At matatapos din yan. Sige na. Sabihin mo na sa akin kung ano ba talaga ang nangyari. At biglang hindi natuloy ang kasal ninyong dalawa ni Aljur. Ano? Diyos ko, mabuti at nakaligtas siya. Opo, pero bulag nga lang. Hindi na mahalaga kung bulag siya o hindi. Ang mahalaga, buhay siya. Nakaligtas siya sa aksidente. Pero, kawawang Wilson. Dahil hindi siya nakaligtas. At yun ho, siguro ang dahilan kaya hindi makalimutan ni Aljur ang nangyari. Sinisisi niya ho ang sarili niya dahil sa pagkamatay ni Wilson. Hindi na natin siya masisisi. Malapit na malapit si Aljur at Wilson. Tama ho kayo, Tita Helen. Pero, bakit sabi mo napapadalas ang hindi ninyo pagkakaintindihan? Nag-aaway ba kayo? Siya lang naman ho itong laging mainit ang ulo sa akin. At sabi niya, huwag na raw akong umasa at maghintay dahil hindi na raw matutuloy ang kasal. Wala na raw kasalang magaganap sa pagitan naming dalawa. Claire! At hindi lang ho yun, Tita Helen. Ang pinakamasakit ay ang sinabi niya sa akin
na hindi niya na ako mahal. Hindi na raw niya ako kailangan sa buhay niya. Ang sakit. Ang sakit dito, Ellen. Dahil sobra-sobra kong mahal si Arthur. Mas makabubuti siguro kung dumito ka na lang. Uuwi po ako dito, pero araw-araw pa rin ho akong pupunta kay Arthur. Paano kung mas lalo lang lumala ang hindi ninyo pagkakaintindihan? Kung hindi ho ako babalik sa bahay nila, iisipin niyang tama lahat ang mga sinabi niya. Na hindi ko nga kaya at susukuan ko rin siya balang araw. Claire, kung ginagawa mo ito dahil may gusto ka lang patunayan kay Arthur. Ginagawa ko ito dahil mahal ko si Arthur, Tita Helen. Claire. Okay lang po pa sa inyo na mapadalas ang uwi ko rito. Ano ka ba naman, Claire? Alam mong welcome na welcome ka dito sa bahay ko. Mabuti nga yun para may kasama ulit ako dito. At saka, ikaw lang itong hinihintay ko na bumalik dito. Tita Helen. Sigurado ka bang gusto mo pang balikan si Arthur? Opo, tita. Bueno, hindi kita pipigilan sa desisyon mo yan. Malaki ka na. Alam mo na ang ginagawa mo. Salamat po. Pero Claire, kung sakaling mapagod ka, kung sakaling pagod ka na, walang masama kung magpahinga ka muna. Tita Helen. Mas magiging mahirap para sa inyong dalawa kung ipipilit mo ang isang bagay na hindi na talaga pwede. Gagawin ko pa rin po ang lahat ng magagawa ko para bumalik kami sa dati ni Arthur. Kung ganun, sige. Good luck, Claire. At sana nga muli kayong maging maayos ni Arthur. Ipagdarasal kong makakita na siyang muli. Pakibigay ho ang cellphone kay Arthur, ma. Hello? Hello, Arthur. Babalik na ako dyan. Claire, please. Huwag ka lang bumalik dito. Diyan ka na lang sa inyo. Nariyan ka sa Tita Helen mo, di ba? Please, diyan ka na lang. Huwag ka nang bumalik dito, Claire. Please, huwag na! Arthur. Hindi ka na namin kailangan dito. Tapos na ang kabanata ng kwento ng buhay natin. Tapos na! Wala nang karugtong! I'm sorry. Bye. Sandali. Arthur? Hello? Hello? Arthur? Bakit ba hindi mo maintindihan ang mga sinasabi ko? Mahal kita. At kailanman hindi kita susukuan. Bakit ba hindi mo maintindihan? Hindi kailangan ng emosyon ng pairalin ko ngayon. Kay Claire, relax ka lang. Huminga ka ng malalim. At isipin mong wala lang to. Magkunwari kang wala lang to. Na okay lang ang lahat. Babalik din kayo sa dati ni Arthur. Hinga lang ng malalim. Ha!
Magtitiis ako. Nagtitiis ako, Arjun. Huwag mo naman sanang ayaang dumating tayo sa puntong sinasabi mo. Dahil hindi ko hinihintay yun. Dahil tao rin naman ako. May pakiramdam. Nasasaktan sa mga sinasabi at ginagawa mo. Kaya please naman, Arjun. Please. Huwag naman ganito. Huwag mo naman akong pahirapan at sakta ng ganito. Aljor, bakit mo itinapon ang cellphone mo? Bakit ba hindi siya makaintindi? Bakit ngayon ko lang nalaman na ang bobo niya? Aljor, tumigil ka! Okay. Nakikita kong matigas nga siya. Pero susuko rin siya. Balang araw makikita nyo na totoong sinasabi ko, Mama. Siya na mismo ang kusang susuko at aalis sa bahay na to. At hihintayin mo talagang mangyari yun? Hihintayin mo ba talaga na kusang sumuko si Claire at tuluyang kanyang iwan? Yun naman talagang hinihintay ko eh. Wala nang iba. Gusto ko na siyang umalis sa bahay na yun ito. Yun ba talaga ang gusto mo, ha, Aljor? Yun ba talaga ang gusto mo mangyari? Mama. Ang tuluyang ka nang iwanan ni Claire? Sinabi ko na sa inyo, Mama. Wala na akong nararamdaman para kay Claire. Tinatanong kita, Aljor, kung yun ba talaga ang gusto mo? Oo. Yun ang gusto ko. Ang tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Hanggang kailan ka magiging ganito, Aljor? Hanggang kailan mo dadayain ang sarili mo? Ha? Mahal mo si Claire. Yun ang alam kong totoo. Pero iginigiit mo mga kasinungalingan yan dahil sa pinagdadaanan mo. Dahil sa pinanghihinaan ka ng loob. Hindi mo maamin na nawalan ka na ng pag-asa. Hindi mo maamin na natatakot ka na baka mapagod sa pag-aalaga sa iyo si Claire. At baka hindi niya matagalan na pagsilbihan ka dahil sa kalagayan mong yan. Hindi mo maamin na... Inamin ko na. Wala na akong nararamdamang pagmamahal para kay Claire, Mama. Bakit pati kayo hirap na intindihin ang mga sinasabi ko? Ano? Nahawaan na ba kayo ni Claire sa pagiging desperada? Si Claire, gusto nang mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Kayo naman ni Papa, gusto nyo nang magkaroon ng apo. Kaya gusto nyong madaliin ang pag-aasawa ko. Eh sa hindi ko na nga mahal si Claire, Mama eh. Aljor! Pambihira. Ano? Kayo ba ang dapat na masunod sa buhay ko? Kayo ba ang magdidesisyon ng buhay ko, ha, Mama? Aljor. Okay lang. Bulag ako. Hindi ako makakaiwas kung may palad na dumampi sa pisngi ko. Di bale. Sampa lang yun. Wala sa akin yun. Hello, Tita Helen. Hello, Claire. Nariyan ka na ba sa bahay ni na Aljur? Oo na po. Kararating ko pa lang rito. Oh, sige. Basta balitaan mo ako, ha? At yung sinabi ko, kung hindi na kaya, huwag mong pilitin ang sarili. Opo, Tita. Hindi ko po nakakalimutan. Mabuti.
Sige na. Siniguro ko lang kung nakarating ka na dyan ng ligtas. Opo. Salamat po, Tita Helen. Bye, Claire. Bye, Tita. Kakapalan ko ang mukha ko. Bahala ka kung ano pang masasakit at nakaka-insultong salitang sasabihin mo. Hindi ko na nang papansin eh. Ang mahalaga, maalagaan kita at mapagsilbihan. Matagal na rin si Claire at Aljor. At hindi ko inaasahan ito. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagmamahalan nilang dalawa ay mauuwi lamang sa ganito ang kanilang relasyon. Pero kilala ko si Claire. Kakaiba siyang babae. Hindi siya basta-basta sumusuko. Kaya sana ay may magandang resulta ang lahat ng ginagawa mong ito, Claire. Sana. Mama Alvira. Oh, Claire. Ikaw na pala yan. Pasensya ka na. Hindi ko napansin ang pagdating mo. Kararating ko lang ho. Kumusta si Helen? Mabuti naman po siya. Kinakamusta rin niya kayo. Claire. Si Aljur po. Nasa kanyang silid. Nagkasagutan na naman kami kanina. At nasampal ko siya. Ho? Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Hindi ko lubos akalain na sasagot-sagutin niya ako ng ganun. Mama Alvira. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya, Claire. Kaya nakapagsasalita ng hindi maganda si Aljur sa inyo. Nang dahil sa akin, ako ang dahilan. Kaya ako ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo, Mama Alvira. Kung araw-araw na lang magulang pamilya ninyo, at araw-araw maingay dito sa bahay dahil sa akin. Dahil naririto pa rin ako. Kahit itinataboy na ako ni Aljur. Minsan naiisip ko, ano kaya kung sundin mo na lang ang sinasabi niya? Ano kaya kung umalis ka na lang dito sa bahay, Claire? Oh. Mama Alvira, ano bang sinasabi niyo? Sinasabi ko ito hindi dahil gusto ko itang paalisin rito, kundi dahil gusto kong turuan ang leksyon ng anak ko. Mama Alvira. Gusto kong mahimasmasan siya sa mga ginagawa niya sa iyo, Claire. Kailangan ko pa hubang umalis para lang mahimasmasan si Aljur. Sa tingin ko. Mama Alvira. Ewan ko. Hindi ko alam, Claire. Ang totoo, hindi ko talaga alam. Naguguluhan din ako. Ang hirap intindihin ang ugali ngayon ni Aljur. Unawain na lang po natin siya, Mama. Hanggang sa siya na mismong mapagod sa ginagawa niya. Hanggang sa mapagtanto niya ang mga pagkakamali niya. Claire. Tingnan natin kung sino ang unang susuko, Claire. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang tagalan na manatili dito sa bahay. Tingnan natin. Alam ko, susukuan mo rin ako. Susuko ka rin, Claire. Tanga lang yung magtsatsaga sa akin. Tanga lang ang magtitiis na makisama sa akin. Tanga lang ang magkakagustong makisama sa isang bulag at inutil. Tanga lang! At ang tanga-tanga mo, Claire! Ang tanga-tanga mo! Ang tanga-tanga mo!
Aljur? Ano bang ginagawa mo, Aljur? Tama na yan! Aljur, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Halika, aalalahan kita. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Huwag nang matigas ang ulo mo. Please, hayaan mo kong tulungan ka. Gagamutin ko yung sugat mo. Dumudugo yung mga kamay mo. Sinabi ng pabayaan mo ko! Clear! Ayan, okay na. Nagumot ko na yung sugat mo. Salamat po mo. Claire, huwag mo kayong mag-alala. Hindi ako nagagalit kay Aljur dahil sa ginawa niya. Itinula ka niya habang inaalalayan mo siyang tumayo at tinutulungan siya. Itinula ka niya kaya nasugatan ka sa kamay dahil sa dami ng mga bubog na nagkalat sa sahig ng silid niya. May dahilan ka para magalit sa anak ko, Claire. Pero hindi po ako galit, Ma. Claire! Alam kong hindi niya sinasadyang nangyari. Hindi niya sinasadya na maitulak ako. Claire! Ewan ko. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Okay na po ako. Puntahan niyo na po si Aljur sa silid niya. Kayo na lang po sigurong gumamot sa kanya. Baka hindi kasi siya pumayag kapag akong gumawa nun. Baka ho, ma-infect ang sugat niya. Sige. Ako na lang ang bahala sa kanya. Salamat sa pagmamalasakit mo. Ibang-iba ka sa lahat ng babae. Naiiba ka sa lahat, Claire. Mas lalo kitang hinahangaan. Mama Alvira. Tatawag pa ba ako sa kanya o hindi na? Ay, gusto ko siyang tawagan. Pero baka hindi na kailangan. Baka hindi na rin niya hinihintay ang tawag ko. Babe? Ah, Abigail. Ah. What are you doing? Ha? Huh? Kanina ka pa paruot pa rito. Hindi ka ba nahihilo sa ginagawa mo? Abigail. What's the matter? Wala, babe. Medyo na-excite lang ako na medyo kinakabahan. Dahil malapit na ang flight natin to New Zealand. I see. He's lying. Kanina pa niya hawak ang cellphone niya. At alam kong may gusto siyang tawagan. May lakad ka, babe? Yeah. Magpapaalam nga sana ako sa'yo. Sasaglit lang ako sa office, pero babalik ako kaagad. Gusto mong ihatid na kita? No thanks. Ako na lang, babe. Tsaka, mukhang may lakad ka rin eh. Mukhang hindi pa kayo tapos mag-usap ni Clara nung nagpaalam ka sa kanya. It's okay. Kung gusto mo siyang puntahan, total, matatagalan din talaga bago uli kayo magkitang dalawa. Abigail. Ma, dahan-dahan lang mo, Ma. Yan kasi. Nakuha mong hinahanap mo. Ayan, okay na. Salamat to. At pasensya na ako kanina. Hindi ka sa akin dapat tumingi ng pasensya. Kundi kay Claire. Kumusta si Claire? Ginamot niyo ba ang sugat niya? Oo na. Ayaw niya kasing magtanda. Hindi na siya nadala. Sinabi nang huwag na siyang lalapit pa sa akin. Ikaw na itong tinutulungan. Ikaw pa itong galit na galit. Ma, hindi ko kailangan ng tulong niya. Kailangan mo ng tulong, Aljur. Pwes, natitiyak kong hindi tulong na galing mula sa kanya. Hindi ko siya kailangan dito, Mama. Sige. Kukuha uli ako ng katulong. Dahil kailangan talaga, Aljur. Bahala kayo.
Ilang araw na lang, flight na ni na Andre at Abigail. Hindi man lang kami nagkausap ng matagal ni Andre. Pero mas mabuti na rin yon para hindi niya na malaman ang totoong nangyayari. Oh. Si Andre tumatawag. Sasagutin ko. Hello? Andre? Napatawag ka? Claire, nasaan ka ngayon? Nandito sa bahay. Bakit? Maaari ba tayong magkita? Ha? Pero... Kahit saglit lang. Saan? Susunduin na lang kita dyan. Huwag na. Pupunta na lang kita. Sabihin mo kung nasaan ka. Ah, sige. Ikaw ang bahala. Doon na lang sa dati. Okay, sige. Hintayin mo ako. Darating ako. Bye, Andre. Aalis ka? Yes, ma. Sanang punta mo? Magkikita lang ho kami sandali ni Andre. Pero babalik ako kaagad pagkatapos namin mag-usap. Ano ka ba, Claire? Hindi mo kailangan lagi magmadali para kay Aljur. Ma. Kailangan mong lumabas. Kasama mga kaibigan mo. Hindi pwedeng kay Aljur lang umikot ang mundo mo. Malabo na rin yung mangyari yun, ma. Malapit nang alis ni Andre patungo New Zealand. Oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Tsaka, mas gusto ko pong ilaan ang oras ko dito sa bahay. Di baling hindi kami madalas magkausap ni Aljur. Ang mahalaga, nakikita ko siya araw-araw. Sana'y sapat na. Sana'y sapat na ngang nakikita mo lang siya. Ma? Sige na, mag-iingat ka. Pakikumusta mo na lang ako kay Andre. Sige po, ma. Aalis na po ako. Mag-iingat ka, Claire. At dahan-dahan sa pagmamaneho. Opo. Yes, babe? Babe, nasaan ka? Papunta pala sa office. Matatagalan ka ba roon? Siguro. Eh, hindi ko alam, babe. Bakit? Magkikita kami ni Claire. Kakain lang sa labas. Kwentuhan sandali. Isasama sana kita. Ganun ba? Kaya lang. Matatagalan ka pa yata. I'll try kung maaga matapos. Susunod ako. Sabihin mo na lang kung saan kayo kakain para alam ko. Sige, babe. Okay, babe. Yun lang ba? Yes, babe. Tumawag ako para magpaalam. No problem. Basta si Claire ang kasama mo, ha? Hindi ibang babae. Ano ko ba? Wala akong ibang babae. Just kidding. Sige na, babe. At nagdadrive ako, eh. Sige. Ingat ka, babe. Thank you. Bye. Si Claire. Si Claire palagi ang bukang bibig niya. Si Claire palagi ang pangalan na sinasampit niya. Si Claire. Umalis na ba si Claire? Umalis na siya. Saan naman daw ang punta niya? Babalik pa ba siya? Sana wag na. Kilala ko si Claire. Babalik pa siya. Pero sana lang talagang wag na siyang bumalik. Dahil nahihirapan na rin ako sa ginagawa mo sa kanya. At nakukonsensya ako. Ma. At sa tanong mo kung saan siya pupunta? Kay Andre. Magkikita sila. Alam na. Oh, bakit? Di ba wala ka ng pakialam sa kanya? Di ba? Hindi mo na siya mahal? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Bakit parang nasasaktan ka pa rin, ha, Aljur?
bakit? Nagsiselos ka pa rin? Ha? Mama. Tagal sagutin. Oh, hi. Sinagot na. Hello? Elmo? Hello? Bakit ang kulit mo? Kanina pa ako tumatawag. Bakit ang tagal mong sagutin? Ay, sorry naman. Nasa duty pa ako, no? Ano ka ba? Oo nga pala. Sorry. Oh, bakit? Malapit na ang out mo, diba? Oo, bakit nga? Susunduin kita dyan. May pupuntahan tayo. Ha? Saan? Basta, mamaya na lang. Basta susunduin kita dyan. Hintiin mo ako, okay? Bye! Bahala na. Wala naman sigurong masama sa gagawin ko. Mangungumusta lang naman ako. Bahala na. Ano bang dapat kong gawin, Archer? Ano pa bang dapat kong gawin? Para lang manatiling maayos ang takbo ng ating relasyon. Gusto kong sumigaw sa sobrang sama ng loob. Pero kahit magsisigaw ako, pakiramdam ko hindi mababawasan ang sama ng loob at bigat ng pakiramdam ko dahil sa iyo, Arthur. Mahal na mahal kita. Iniingatan kita, pero ako dinudurog mo. Paunti-unti mo akong pinapatay sa sakit, Arthur. Claire? Dre. Sorry, natagalan ako. Okay lang. Ang mahalaga, narito ka na. Bakit nga pala? Kailangan natin mag-usap. Marami akong kinakailangan sabihin sa'yo. Bago ako umalis, Claire. Andre? Now, tell me. Gusto kong marinig mula sa'yo kung anong totoo. Andre. Okay ka lang ba talaga, Claire? Okay na ba talaga kayo ni Alture? Claire. Andre. Tinatanong kita. Hindi mo na ako sinagot. Andre. Kumusta na kayo ni Alture? Gusto kong malaman ang totoo, Claire. Claire. Okay lang kami. Ikaw, okay ka lang ba? Andre, please. Please, sagutin mo ang tanong ko, Claire. Gusto kong malaman kung anong totoo. Hindi kayo okay. Nagsisinungaling ka. Okay kami, ano ka ba? Bakit ba ayaw mong maniwala?
okay nga kami, Andre. Tsaka, bakit ka pa ba nakipagkita sa akin? Dapat hindi na. Dapat si Abigail ang pinagtutuunan mo ng pansin. Dapat kayo magkasama. Aalis na ako. Claire. Hey! Claire, look at me. Hirap na hirap ka na. Nakikita ko. Nararamdaman kong hirap na hirap ka na sa kanya. Pero ayaw mo pa rin aminin sa akin. Andre. Andre, gusto ko pa rin lumaban. Gusto ko siyang ipaglaban. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Aljur. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko na bumalik sa bahay. Kahit itanggi niya, alam ko at nararamdaman ko, kailangan niya ako. Kailangan niyang tulong ko. Let him go. Let him go, Claire. Anong sinasabi mo? I lied. Ano? Aaminin ko na sa'yo ang totoo, Claire. Ano bang sinasabi mo? At gusto kong marinig mula sa'yo kung ano ang totoo. Andre! Alam kong nakapangako ako kay Abigail na sasama sa New Zealand. Pero Claire, kung sasabihin mo sa akin na huwag akong tumuloy, gagawin ko. Hindi ako tutuloy. Hindi ako aalis. Hindi ako sasama kay Abigail. Andre, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang gusto mong sabihin. I still love you. I still do love you, Claire. Andre. Kung pipigilan mo akong umalis. Hindi. Hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Hindi kita pipigilan umalis, Andre. Claire. Gusto ko na... na umalis ka at sumama kay Abigail. Claire. Nakikinig ka ba? Mahal pa rin kita. Mahal ko si Alchur. Mahal ko siya at ipaglalaban kong pag-ibig ko sa kanya. Claire, pagkatapos ng lahat ng mga sinabi ko, si Alchur pa rin ang mahal mo? Pagkatapos ng ginagawa niya sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng pagpapahirap niya sa'yo? Hindi pa rin ba nababawasan ni Katiting ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa kanya? Kailangan niya ako. Hinihintay niya akong umuwi at bumalik sa kanya. Claire, wait! Claire! Andre, nagpapasalamat ako sa pagmamahal mo. Claire. Pero hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo para sa akin. Andre, si Abigail. Si Abigail ang totoong nagmamahal sa'yo. Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko para suklian ng kabutihan sa akin, Abigail. Mahal ka niya, Andre. Huwag mo siyang pakakawalan pa. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Talaga bang hindi mo ako magagawang mahalin? Kahit kunti lang, Claire. Mahal kita, Andre. Mahal kita bilang matalik na kaibigan. Bilang kapatid. Hindi yun ang pagmamahal na gusto ko. Higit pa sa pagmamahal na yan ang nararamdaman ko para sa'yo, Claire. You have to let it go, Andre. Sana'y ganun lang kadali. Magiging madali rin ang lahat para sa'yo. Kapag sumama ka kay Abigail. Claire. Good luck, Andre. Hangad kong kaligayahan yung dalawa ni Abigail. Balitaan mo ko kapag ikinasal na kayo. Goodbye, Claire. Goodbye, Andre. Claire! Claire, sandali! Claire! Claire, hindi ko alam kung mawawala pa ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo.
Kahit yata lumayo akong muli, hindi pa rin magbabago ang katotohanan na ikaw pa rin ang minamahal at hinahanap nitong puso ko. Ikaw pa rin, Claire. Ikaw pa rin, Claire. Usapan. Please. I'm sorry, Andrew. I'm so sorry. Gusto ko tang pigilan. Pero hindi maaari. Gusto kong maging masaya ka sa piling ni Abigail. Ayoko maging unfair sa'yo sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka magiging masaya sa piling ko, Andre. Kailangan mong sumaya sa piling ng iba. Kailangan. Di ba kailangan pigilan na? Anong mangyayari sa tagpong ating iniwan? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong na kabanata ng ating dulang pinabagatang. Sa puso ko'y ikaw lamang. Pinangungunahan ng mga batikang artista ng radyo, Neri Agtuka, Eitan Moreno, at Malin Pisiko. Naglapat ng angkop ng musika tunog, L.A. Custudio, mula sa madamdaming panulat at direksyon ni Miss Lizelle Agnas. Sa puso ko'y ikaw lamang.